Bago po tayo magsimula, i-click lang po ang thumbs up button at ang subscribe button at ang bell button. So ang topic po natin, o ang i-present ko po sa inyo, ay yung kung ano yung symbols ng bawat materials na nakikita po natin sa airport, correct po ng compressor, ano ba yung symbols po nun, capacitor, ano ba yung symbols nun. So ito, ibibigay ko na lang sa inyo ito. Pero tutusin, madali na ho ito sa inyo eh. Araw-araw nyo man ito nakikita sa mga baguhan eh. Pero yung mga baguhan pa lang, malamang ito kapa-kapa. So ito. Presentation ko po sa inyo, so lecturing component, easy, pictorial po yung nakikita na ho natin, tapos yan po ano yung symbols niya na dapat natin masahin po sa diagram. So hindi lang po siya puro linya, hindi lang po puro linya ito. So research ko lang ito, so lecture demo ko to. So kaya na si Manier, so ako pa rin. So it show component of the circuit and simplified shape and how to make a connection between the device. So yan po yan. So yung mga component. So pag binigyan po kayo ng blueprint, dapat alam nyo yung basahin. So may mga tanong kayo, siyempre pagkabaguhan ka, hindi siya ipapahawak yung blueprint. So kailangan mo talagang matutunan kung saan mo dapat, kung ano yung mga nakalagay doon. Kasi hindi naman actually na ipapakita rin kaagad kung ano yung nakita mo. Halimbawa, compressor. Compressor agad ang nandun eh. So ang nandun lang is yung symbol lang ng compressor. So yun lang. So marami sa atin binibigyan ng blueprint naman ng buong bahay. Kung saan mo naman ilalagay yung aircon. Kung saan mo siya dapat ilagay ng tama. So meron naman yung ganun. So ito yung symbols lang ng aircon sa wiring, yung mga symbols niya. Yung mga ibig sabihin. Kung ano yung. So lesson, we will cover this skill to find out what the symbols of the materials you in PC. Also find out what the symbols are in the electronics part of PC. So ayan yung mga electronics part. So yung mga tech na gusto mag-aral ng electronics, so mag-aral po kayo. Huwag po kayong aasa sa video nito na matututo kayo kaagad. Kasi video lang po ito, wala po itong actual. Video lamang po ito. Pero bibigyan ko na kayo ng hits ng mga electronic symbols. Dahil sa mga medyo baguhan, yung sinasabing sanggol pa sa Easy Tech, ito yung mga symbols naman sa refrigeration. So sabay na yan, electronic symbols para sa mga inverter. O yan, AC compressor, pictures and symbols. So kung inyo nakita, ayan yung compressor. So siguro alam nyo na yan. So kung inyo naman napapansin, meron tayong lima rito na symbols. Ito yung mga symbols. So meron tayong condenser fan motor, symbols yan. Meron tayong evaporator fan motor, symbols din siya. Compressor motor. So yan, tatlo ang ating compressor motor. Compressor motor with internal core. Siguro po yan. Internal na pala ito? Overload. So nasa loob. Yung overload. Itong isang bahagi na ito, kung nakikita ninyo, meron siyang overload. Internal overload. Nasa loob po ng compressor yan. So yung ibang compressor, minsan tinatawag natin yon, meron din thermal fuse. Di ba? Pero ang tawag po talaga sa kanya is thermal overload na nandun sa loob. Iba pa yon overload na nasa labas ng compressor. Iba rin po yung symbols naman po niya. So ito po yon lima. Pero ang concentration lang po natin sa compressor,
Eh, yung kung mga compressor motor na to, kung tatlong to. So, naintindihan mo ba? So, ayan po yun, symbols niya na tatlo. Meron yun, minsan sa classroom, iba naman po yung drawing ko naman ng symbols ng compressor. Itong tatlong dot na to, nilalagyan ko pa siya nitong tatlong spring na to. Para medyo ano na yung compressor. So, pero sa ano, sa mga blueprint ng wiring diagram ng refrigeration, eh, ganito lamang po siya. Yan lang. So, next slide tayo. So, ito naman yung overload, yung kanina, yung sinabi ko. Yung isa, internal, yung close. Ito siya, yung close. Yung isa naman, open. So, yung open, ayan yung ginagamit natin sa labas na overload. Ano ba? So, ayan po yan. O kaya, close yung isa, open yung isa. Pero itong overload na to na nakikita natin to, ito po ay meron pong resistance. So, naka-close siya. Pero pagka nakatrace naman po siya ng init, saka siya mag-o-open. Ito po yung symbols niya ng overload. Ayan. So, balik tayo sa overload, ito na nasabi ko. Kung bibili po kayo sa isang tindahan, siyempre tetesin yan as in may continuity. So, naka-close siya. Parang pintuan, naka-close. May continuity. So, kung mamarapatin ang nagtitinda o dun sa shop, para ma-check siya kung talagang good talaga siya, kailangan siyang painitin. Kailangan meron siyang matrace na mainit, sobrang init, para mag-open. Mag-open, close siya. Kasi minsan, pasensya na sa mga nagtitinda, sa mga AC shop na nagtitinda ng mga supply. Minsan kasi, hindi rin nila alam, yung nade-deliver sa kanila, minsan may mga sumasamang depekto. So, kailangan nyo itong tesin. Doon pa lang sa tindahan o doon sa supplier. Kailangan matesto bago ka umalis. Kasi minsan, pag uwi mo sa bahay, naikabit mo na rin sa aircon na ginagawa mo, doon sa kliyente mo, ayaw mag-shutdown. Kasi tulong tong overload na to sa compressor para mag-shutdown siya pagka sumobra na yung init ng compressor. Okay. Kasi ito, protection overload to. Pinoprotektahan niya yung compressor sa matinding init para hindi siya masira. So, minsan, ang compressor, kahit na nagpalit ka na ng overload, nagkalis ka na ng overload, nagsashutdown na yung compressor. Kasi meron siyang sariling, ayun, tulad yung sabi ko kanina. Yun, internal overload. Ayun po. Binalikan natin yung isa. Internal overload. So, nasa loob po siya ng compressor. So, meron siyang internal overload sa loob, meron pang overload sa labas. So, tulad ng sabi ko, kahit inalis mo na yung overload sa loob, ay sa labas, tinanggal mo na siya, nirekta mo, nag-overheat pa rin, humihinto. So, ano ang sira? So, kung yung i-analyze, kung ano ang sira, pwede nyo po itong pag-aralan sa eskwelahan. Tinuturo ko po doon lahat kung paano siya nasisira, kung paano siya ayusin, kung pwede pang ayusin. Ang number one dyan, maaaring nagbabaran na yun, capillary tube. Number two, internal overload, maaaring defektibo na. Kalawa, maaaring wala ng prion. May katlo. O ikaapat, maaaring wala ng langis. So, binigay ko na rin din naman. Okay, next slide tayo. So, thermostat. Ito yung pictures na nakikita natin na live. Kasi ito naman po yun, symbols ng overload. Pag tinanggal mo tong parang naka letter S na yan, tinanggal mo yan, mangyayari na lang yan, switch na lang yan. Diba? Kaya wag nyong, pagkagagawa kayo ng symbols ng overload, wag nyong aalisin yun mahabang araw tapos yung letter S. Kasi pag wala nyan, magmimistulan siyang switch. Switch ng electrical.
Asya nga pala. Hindi lang naman kasi ito ang pwede kong ibahagi sa inyo sa channel ko, pati rin electrical. So, hintay lang. Kasi maraming din mga technician kung paano i-manage yung electrical. Kung paano i-handle yung electrical. Kasi minsan may mga maling connection, tapos yung kapos. Kaya pagka hinila mo yung wire, hindi mo na siya mapapalitan pa. O yun, tapos yan yung mga splicing, may mga maling splicing, kaya umiinit yung splicing. So, yun po. So, hindi lang tayo refrigeration. Meron din tayong electrical. So, kung sa welding, meron din tayong alam din dyan, kahit sa carpentry. So, next. So, yan po ang thermostat. Yan po yung live picture, yan po yung symbols ng thermostat. Okay, huwag nyo nga alisin yun. Mahabang guhit pababa, tapos yan pa letter S. Pero hindi yung perfect na S, ha? Ganyan lang. Okay? Okay, rotary switch. So, marami tayong uri ng rotary switch. So, ito lang yung isang rotary switch na nabibili pa sa market, pero pawala na, meron pong isang rotary switch na ibang klase na. Pero ituturo ko rin to kung paano siya checkin yung rotary switch, kung paano ilagay naman dyan yung mga wiring ng motor. Kasi meron siyang code. May number code siya dyan. Kasi kung paano siya check-in talaga. Hindi yun pag ano ng thermostat, anong test probe, basta't pagka clinic mo lang yun rotary switch, oh, ito yun 1, ito yun 2, ito yun 3. Hindi. Meron pang sasalpakan pa ng thermostat yan. Minsan, yung number 2, magkasama dun yung low, tapos saka thermostat. So, meron rotary switch na ganun. So, ito po yung symbols ng rotary switch. Meron din po itong isa pang symbols na bilog naman. Pero madali naman siya maintindihan kasi hindi sila nagkakalayo ng symbols ng rotary switch. So, yan po siya. So, ito yung pan motor. So, tulad nung nakita nyo nung una, iba yung symbols ng pan motor dun sa nauna. So, tapos yung iba naman po ito. So, sa mga, yung sinasabi kong diagram, symbols diagram na sticker na makikita ninyo sa aircon, minsan iba-iba yung mga symbols niya. Pero may mga nakalagay naman siyang mga titulo. May mga pangalan, tulad ito, ito yan, motor. Pag sinabi motor, at nakita mo yung linya niya, E5, pan motor yan. Kasi iba naman po yung tatlong wire na meron naman nung comb. Yung COMP. Compressor naman yun. Kasi nakalagay siya, COMP, kasi motor. So, huwag kayong maliligaw, ha? So, tapos yan, ito yung mga legend niya. Tulad ng BK, as in black, RD, red, BL, blue, OR, orange, tapos yan, BR, brown, YL, yellow. So, itong pan-motor na to, ito yung symbols na yan, ito naman yung pictures, live pictures. Ang pan-motor, hindi po sila nagkakalayo ng pan-motor ng electric fan. Pero ituturo ko rin yan kung bakit hindi sila nagkakalayo. Madali rin siyang ayusin kung gugustuhin ninyo. Meron din siyang thermal overload. O yun, ano na sabi ko kanina, ay, may thermal overload din yan sa loob. Pag kayo napundi, pwede pa bang ayusin? Pwede pa bang erekta? So, susunod na araw yan. So, ito naman po yung capacitor. So, meron tayong capacitor na tinatawag sa ngayon. Ito yung tinatawag ko, meron single capacitor, dual capacitor, pero yung single, as in running capacitor o starting capacitor. Yung dual, kung bakit siya tinawag na dual, kung nakikita ninyo itong live pictures na to, ay tatlo siya. So, kaya siya tinatawag na dual kasi 2-in-1. Andyan na yung pan, capacitor, andyan na rin yun, compressor, capacitor. So, meron tayong dalawang uri ng dual. Yung isa, pahaba na pabilog. Yung isa, pahaba na oval.
Tapos yan yung single capacitor or run capacitor, ay pabilog siya at meron siyang dalawang kit na dalawa lang. Hindi tulad nito, tatlo. So ito, ito ang compressor capacitor. Tapos yung running capacitor naman yan, ay yung fan capacitor naman yan, ay maliit pa dyan. Hindi siya ganyan kalaki. So iba naman po yun. Yung fan capacitor tulad rin po ng fan capacitor ng electric fan, yung kulay itim. So, meron pa pong fan capacitor na tulad din po nito pero maliit niyan, eh aluminum yun casing. Okay. Sa fan capacitor, ituturo ko rin po yan kung ano naman po yun mga ibig sabihin ng mga titulo niyang na nakadikit dyan. Kung ano ibig sabihin ng mga nakadikit naman dyan, kasusunod pa yan. Tapos yan kung ano uri yung laman nito, meron po siyang dalawang uri ng laman niyan. So, yung iba hindi naniniwala kasi yung iba kong estudyante noon na na-handle ko, hindi sila naniniwala na meron netong dalawang uri ng kapasitor, yung laman niya. At doon sila nagulat. Akala nila is carbon lang. May liquid. At pinakita ko sa kanila yung kapasitor na liquid. Medyo hindi siya nag... Medyo nagtatagal din. Pero pag ka ang liquid capacitor, oras na nagkaroon ng brown out, biglang bumukas yung ilaw, ay pumuputok po siya. So, pagka gano'n ang nangyari, pagka nag-brown out, patayin ka agad ang aircon para hindi masira yung capacitor. Kasi hindi natin alam kung ano klaseng capacitor ang nandun sa loob. Kung liquid ba o carbon. Hindi tulad ng carbon, pagka nag-brown out, biglang bukas ng ilaw, para ng kuryente, na-handle niya yung lakas. Hindi tulad ng liquid, kasi experience ako na yan sa mga bahay na minsan tinatawag ako o sa opisina namin. Kapapalit ko pala ng kapasitor, 1 month pa lang, nag-brown out, kasi hindi na gumagana. Pan na lang yung gumagana, mahina pa. So, kita ko, yung nabili ko palang kapasitor is liquid. Nagli-leak na siya. So, sa mga baguhan, medyo magugulat kayo. Pero sa mga datihan na, medyo alam na nila yan. Okay? So, ito po yung systematic diagram. Standard. At meron sa yung polarized. Yan. So, ito. Ito yung mga tipong pang maliit na kapasitor to. O ibang klase. So, ito yung standard na kapasitor. Kaya kung gagawa kayo ng symbols, mas safe na to. Pero itong standard, ginagamit din ito sa magnetic conductor. Kasi pag nilagyan mo ng linyang pa-cross yan, pababa, o kahit hindi pa-cross, yung isang linyang pababa na nakahalang, yan ay tinatawag na ano yun? ON. O yun, normally close na, normally close na siya. So, ON yun. So, yun nga, bang issue. So, sa magnetic conductor yun. NO pala. NO. Yun, mali ako. NO. Normally open. O normally close. NC pala. Ito, sa ano pala to? Yun. Pagka nilagyan mo ng linya yan, normally close. NC. Pagka walang guhit, normally open. Magnetic conductor. Itong standard na to yun, symbols ng kapasitor. Medyo magulo, pero madali nyo tumasakyan kasi iba rin kasi yung symbols kasi ng magnetic conductor sa kapasitor. May mapapansin po kayo yan sa mga blueprint ng symbols ng ano ng air conditioning. So ito yung AC, dual capacitor fan and compressor. Like pictures ng symbols to. So, ito yung sinasabi ko. Ayan. Ayan. So, ito yung capacitor diagram example. So, hindi ito... ito yung diagram niya. Ayan. So, yung tatluhan, meron po siyang C, F, and H. So, yung C, common. Yung F, pan. Yung H, C. Tapos, yan yung dalawahan naman ng pins.
dalawa ng pins na capacitor, meron po siyang common, nag-iisa lang siya doon. Tapos yan sa kabila is fan or terms. So, iba-iba ang ano ng capacitor. So, ito naman yung capacitor na sinasabi kong dual. Ito, dual, yung tatluhan. Itong dalawa is single, maaaring fan, fan capacitor, o maaaring compressor capacitor, o yung running. Yan. So, yan po. So, para sa mga baguhan to, ha? So, sa mga baguhan at yung mga ayaw ko talagang banggitin eh. Sa mga pirata. Okay? So, pagka namimirata ka, yung mga technician natin na talagang posigidong mag-servisyo ng totoo, eh pinapatay nyo na ho. Huwag naman ganun. Maging patas naman ho tayo. Okay? Patas-patas lang. So, wag ho tayo magbababa ng presyo dahil delikado ho itong trabaho natin. Ano ho? Marami na ho namamatay ho dyan at nagkakasakit. Hindi ho ito biro-biro. So, next. So, ito yun, front capacitor. So, ito yun kanina. Ayan, yung standard. O, yan po. So, ito ulit yun, capacitor diagram example. Yan po ulit. Kasi ito po yun, live pictures. So, kung inyo nakikita, yung kabila, eh meron po siyang apat na ngipin. Yung kabila naman po ay dalawa. So, dahil ang 20 microfarad plus 5%, so, malamang ito po ay compressor o run capacitor. Kasi pagka pan capacitor, pumapatak lamang po siya ng 1.5, 2 microfarad at 2.5 microfarad. So, ito 20. E kita nyo yan, 20 microfarad. So, run capacitor po siya. So, balik tayo rito sa pins na to na nakikita ninyo sa dalawa. Yung isa, dalawang pirasong ngipin. Yung isa, apat na ngipin. So, anong ibig sabihin yan? So, asan po dyan yung common? Ang common yan, kung nakaharap po kayo sa computer, ito po ay nasa kanan. Sa kanan. Pero pag inikot nyo yan, ito ay nasa kaliwa. Kasi meron po siyang marking, yung marking mole po niya. Ito. Marking mole nyo yan. Yan, marking mole. Yan po yung nunal niya. So pagka ito po, ito ay nagkapareho, yung kabila. Kung nakikita nyo itong dalawa, ay laging apat yan, pareha silang apat. Ang palatandaan nun ninyo kung asan po ang common, nandun po siya. Kung nakikita ninyo, nakababa di ba yung mole? Nakaharap kayo sa monitor. Nasa kanan. Ito po, nasa kanan po. Ito po yung common. Basta't yung mole, pag nasa baba, ang common niya ay nasa kanan. Pag tinaas mo yan, kaliwa na. Okay? So, nasa baba yung mole, ibig sabihin, ang common niya ay nasa kanan. Ito, nasa kanan. Pwede naman baliktarin rin yun kung sakaling parehas yun, apat. Apat-apat parehas. Itong dalawa, laging apat din. Ito, dalawa, laging apat din. Yung kaliwat kanan na pins na yan. Tiga-apat sila. Laging apat. Ito lang pala tandaan dyan at subok ko na yan. Kung saan mo nilagay yung common, forever na siyang doon na siya. Huwag mo na siyang baliktarin. Doon na siya. Nag-reverse na kasi siya. Doon na yon. Pero pag ganito, yung kabila apat, yung kabila dalawa, eh ingat ka dyan. Kasi maaaring masira ulit yun, kapasitor. Hindi tulad doon sa apat parehas yung pins niya. Kahit ano doon, pwede maging common. Pero doon na siya habang buhay. Kaya yung susunod na technician, pag kayong tinanggal niya at nagkabaliktad, meron magkukuro ng reaction yung capacitor na yan doon sa compressor. Magkukuro siya ng reaction. So, maririnig niyo yun. Pero yung pandinig na yun, yung ingay na yun, halos minimal lang. Konti lang. Konti lang siya. Nakakala mo parang simple lang. Pero meron na pala. So, ingat lang, ha? So, experience ako na yan kasi minsan ganun ang ginagawa ko, ini-experiment ko lahat yung mga bagay. So, parang death wish ko na rin yata yun eh, no? Namamatay, ano?
at pinagsusubukan eh. Kahit yung flammable na prey yun, yung pinaglaruan eh. Okay. So, ito naman yung pan-capacitor, ito yung sinasabi ko kanina. Na meron tayong dalawang uri ng pan-capacitor. Pero yung dalawang uri na yun nasabi ko kanina, eh tatlo pala. Okay, tatlo pala. Okay, tatlo yung design ng pan-capacitor. Okay, so ito yung light pictures. Ito ulit yun. Symbols niya. Di ba magkapares lang sila ng symbols ng running saka ng dual capacitor. Alas magkakapares lang sila, no? Di ba? So, ingat lang talaga. Magkakaiba lang sila doon sa bilog saka yung oval. Doon lang sila magkakaiba. O kaya yun, meron kasing tatluhan kasi neto. Tulad yung nakita nyo kanina. So, balikan natin yun. So, yan. Tulad yan. Ito. Kung capacitor na to, itong dual, yan. Yan magkakatalo-talo yan. Pag sinabing dual, ito ang forma ng dual. Doon sa symbols. Okay? Yan. So, ito naman yung pan-capacitor. So, light pictures. Ito yung sinasabi ko, 2.5. Na meron siyang na katsulok siya. Kulay itim. So, ito. Dalang pares yung ngipin niya, tiga dalawa. Kahit magkabaliktad po yan. Kahit saan yung ilagay dyan yung common, ayos lang. Pero tulad na sabi ko kanina, pagka to apat, dun siya. Dun yung common. Okay? So tulad nito, yan. Ito yung pan-capacitor na oval. Oval type. Na maliit. Maliit lang yan. Punk lang yan. So yan. Meron din malaki rin yan. Pero titingnan nyo sa microfarad. Okay? Nakikita ninyo, ayan, meron siyang 7.5. So sa mga horsepower na to ginagamit. Mga horsepower na yan na pan-motor. So ito, apat yan. May makikita kang nunal pa rin dyan. May nunal pa rin yan. Kung walang nunal, kung saan mo ilagay yung common, doon na siya habang buhay. Forever na siya doon. So kung ikaw makakapaglagay niyan, unang technician kang nakapagpalit, tapos nilagay mo dyan, swerte mo. Yung pangalawang magtitingin niyan at mag-aalis niyan, kasi yan pa rin yung ginamit niya, kasi yan nagkabaliktad, eh, dasal na lang. Okay? Pero hindi naman sasabog yan eh. Hindi naman puputok yan. Gagana pa rin. Pero hindi na magtatagal. Gagana pa rin yan, pero hindi na magtatagal. Ito naman yung maliit din na aluminum type na canister. Maliit na capacitor din yan. So yan. Kung mapapansin ninyo, yung kabila, apat. Yung kabila, dalawa. Nang ipin. So, yun yan. Ayan yun. So, ito yun. Symbols niya. Okay, huwag kayo malilito, ha? Kasi makikita nyo naman yan dun sa symbols diagram ng sticker na nandun sa unit, sa indoor saka outdoor. So, ito yung HVAC systematic symbols. So, ito yung live pictures. Nasa kana, nasa, kung nakaharap kayo sa monitor ninyo ulit. Nasa kaliwa. At nasa kana naman yon mga systematic diagram. So, transformer. Ano ang systematic symbols ng transformer? Ito po. Ayan. Ito naman po yun, conductor. Contact normally close. Ito siya. Contact normally close. Kung inyo nakikita tulad ng mga nasasabi ko kanina pang una, ingat. Kasi iba, ito naman po yun, symbols ng systematic symbols ng normally close. Ito pala, toto. So, normally close, ayan. Yun may guhit. Ito, normally close, yan. So, yung normally open, ito. Contact, normally open, ito naman po siya. Ito yung normally open, na parang capacitor siya. Parang capacitor yung symbols niya. Pero ginagamit ito sa conductor din. Ginagamit din siya. So, nagmukha siyang standard, di ba? Standard symbols ng capacitor. So, tapos yan, yung close, ito naman. Yung tulad ng sinabi ko kanina, pag nilagyan mo siya ng guhit na pahalang, normally close siya. NC saka NO. So, diba? NO. Ito naman, patay sa pressure switch, normally open.
Ito naman po yung symbols niya. So, huwag niyong tatanggalin itong parang drawing na to na parang ano, parang mangko na nakabaliktad. Kasi pag tinanggal nyo yan, magmumukha siyang switch. Ulit. Okay? Magmumukha siyang switch. Ito yun, pressure switch normally open. Na schematic symbols. So, temperature switch normally closed. Ito siya. Temperature switch normally closed. So, ito po yun, live pictures niya na nakatikit dun sa ano. Makikita nyo to na nakatikit siya dun sa coil, sa copper coil, dun sa tubo. Nakatikit siya dun. Pero ang bilog niya, merong flat. Nakasaksak siya dun. So, ito po yung symbols niya. Para rin siyang thermostat. Ayan. So, thermal overload normally closed. So, ito yun, systematic diagram niya. Thermal overload normally closed. So, ano itsura niyan? Ayan po yung makikita ninyo rin sa magnetic conductor. Nandun sa baba, overload siya. So, iba pa yung overload ng compressor, iba naman yung systematic symbols naman niya. Ito, para ito sa mga magnetic conductor, saka sa overload ng magnetic conductor. Ayan po yung itsura. Ito yung itsura ng symbols, ito naman yung live pictures. Ito yung ina-adjust yung mga amperahe na meron siyang 80, 85, 1995. Ganun, na pirahe. Meron siyang 5, 10, 15, 20. O, yun. So, ingat lang ha. Yan po ang mga live pictures na makikita ninyo with systematic symbols. Okay? Para hindi kayo naliligaw pag kayong titingin kayo rin sa outdoor, pagka nakita nyo, ano kaya to? Ano kayang tawag kaya rito? Ano kaya symbols kaya nito? At least ito, nakikita nyo na. Buhay na buhay. Wala palang buhay pala yan, yung mga pictures na yan. Okay? Ano pala yan? Live pictures lang. Okay? So, ito ang compressor. Itong compressor. So, nakita nyo na yung symbols, systematic diagram ng compressor, pero meron kayong makikita na crankcase heater symbols. So, asan dyan ang crankcase heater? So, para siyang belt. Ayan, yung belt na yan, ito yan. Para rin siyang overload. Para rin siyang overload. Parang overload din siya. So, protection yan pagka umiinit na yung compressor o yung langis kasi ang chine-check niya yun sa baba. Yung bandang baba, hindi yung taas. Kasi may internal overload siya sa taas eh, sa loob. So ito naman, init niya dun sa baba. Yan naman ang sinesensor niya para mag-shutdown siya pagka sobra ng init. So ayan siya yung crankcase heater. So meron din yan sa refrigerator. Yan din yung tawag, pero ibang klase naman siya, pahaba naman siya. Okay? So, dito na tayo. So, ito naman yung systematic iron ng heat gas solidum. So, ano itsura niya? Kung nakikita niyo sa baba, ito itsura niya. Saan siya nakalagay? Doon, sa system. Ito yun, isa pa niyang symbols ng heat gas solidum. So, ito, iba naman to. Ito, iba naman yan. Makikita nyo rin yan kung anong klase. So, ito po yun system ng cooling device ng refrigeration. So, yun yung nakikita, meron tayong compressor, meron tayong gas color, meron tayong ISX, a filter, receiver, ito yung receiver as in filter, parang filter siya, evaporator. So, yan po. So, yung mga araw na yan, yan po yun flow ng refrigeration. Hindi po ito wiring ha, iba na to. Ito po yung diagram naman ng refrigeration, yung flow ng freon. Flow ng freon, nung gas sa kanang liquid.
So yan po siya. Yan po yung flow niya. Yung arrow niya. Kung saan siya papunta. So pumasok rito sa gas collar, papunta ng filter. So yan. Tapos yan, iba naman po yun. So gas yan. Iba naman po ito. So ito, preo na to. Kanta yung compressor, saka receiver, saka evaporator. So yan po. So ito na. Ito yung next na natin, electronic symbols. So sa mga electronic symbols, konti lang po yung mababahagi ko sa inyo rito, hindi po halos lahat. Pero yun iba, eh nakikita nyo na po ito doon sa mga inverter na nasisira. Ang kadalasan na nasisira sa inverter, alam ko sa sang-ayon kayo, ay laging outdoor. Diba? Tuturo ko ninyo kung bakit nasisira ang outdoor. Susunod na naman o na weeks. So, hindi kasi ako pwedeng gumawa na ng gumawa ng hindi ko alam. Kailangan din natin pag-aralan lahat ng bagay. Kahit na nagagawa na natin to, kadalasan, madalas, nagagawa na natin ang nagagawa, pero iba naman po kasi ito. Okay? So sa mga basher lang kayo. Okay? Basher lang kayo. Hindi naman kayo Diyos eh. Wala namang perfectong tao kahit ako, hindi ako perfecto. Lahat ng technician, kay master, kay hindi, patuloy po tayo nag-aaral. Aminin natin yan. Patuloy tayo nag-aaral. Hindi tayo yun ano. Hindi tayo yun, porque alam na natin, nakala mo, yun na yun. Hindi. May mga bagong lumalabas. Patuloy pa rin tayo nag-aaral kahit na na-encounter na natin yung isang bagay na yon, iba na naman ang sira nun. Hindi yun ang lagi na lang ng lagi na lang ito ang nasisira. Halimbawa eh, overload. Laging ganun ang nasisira. Overload lang ng overload. Hindi. Iba naman ang masisira doon. Maaring thermostat, maaring kapasitor, maaring pan-motor, compressor, o kaya may leak. O, di ba? Hindi naman lagi. Lagi-lagi na lang may leak. Lagi na lang yun ang na-encounter mo. Laging yun na lang ang inaayos mo. O kaya araw-araw na lang. Lagi ka na lang cleaning. Di naman na, di naman halos ganun eh. Halos na minamaster mo na yung cleaning. Eh pagka nasira, ano? Eh di nga ka. Di ba? O, ibig sabihin nun, pagka nasira, haalamin mo ngayon. Pag inaalam mo, ano ibig sabihin nun? Pinag-aaralan mo. O, di ba? Pinag-aaralan mo ng gusto kung paano siya maayos, kung paano siya mapagana uli at paano matuwa yung kliyente sa'yo. O, di ba? Ayos, di ba? So, dito na tayo. So, electronics, symbols. Minsan may pagkakapare-pareho tulad na nasabi ko. Yung symbols ng capacitor sa refrigeration, symbols ng capacitor sa electronics. Magkapares lang sila. Kaya sabi ko, ingat kayo kung ano yung binabasa ninyo, kung ano yung nakikita ninyong live pictures na ginagawa ninyo. So, ito, itong pictures na to, ito ang live pictures. Okay? So, sa inverter, mga electronics, welcome. So, ito. So, electronic symbols. So, ayan ang mga symbols po niya, ng mga electronics. So, meron tayong diode. Alam niyo na yung diode, di ba? Yung kulay itim. Tapos yan, sa dulo, meron siyang kulay na, ano, na silver. Capacitor. O, yan sinasabi ko. Ibang capacitor to ha, hindi to yung capacitor ng refrigeration na malalaki. Maliliit na yan. Tulad nun, ito. Wala yung capacitor. Hindi capacitor to. Diba yan? So, wala dyan. IC. Ito, resistor. Ito yung diode. Ayan, ito yung diode. Yan mismo yung diode. Punta tayo rito. Itong mga itim na to, diode din siya. Iba lang yung tawag niyan. Ito, transistor. Ganun. So, ma-hit natin yan dyan. So, ayan po. So, capacitor. Meron tayong inductor. Meron tayong resistor. AC voltage source. So, yun yung power yan. AC voltage source. So, iba yung DC, iba yung AC. Okay? End gate, NAND gate, OR gate, o yan, lahat tayong NOR, OR gate, saka NOR gate,
Sorgate, wala tayong Colgate. Okay, baka maghanap kayo ng Colgate. Ba't walang Colgate, sir? Iba yun. Okay? Sangipin yun. Inverter, non-gate. So, ayan. So, ayan po yung mga trans, mga symbols niya. Siyan, ito pa. Meron tayong mga generic, static, scanline, constant current, sinner. Ito sinner. Transistor siya na ano. Nakikita niyo yan doon. Yan. So, yung mga A. So, ayan. Ayan yung anode. Ayan, cathode. Cathode doon. Anode sa kabila. So, ayan yung mga symbols niya. So, makikita niyo yung ano, itsura po niya mga yan. So, ang dami. Di ba? Oh? Yan. Resistor. Ito yung meter. Oh, capacitor. Ito yung capacitor. Yan. Ito yung uri ng capacitor pa. Nakita nyo na yung kanina, yung sa unang slide. Okay? So, SPDT, switch. So, ayan yung parang box type siya na, na ano, transparent. Ceramics, capacitor. Nandun yun. Nakita nyo na to. Balik tayo ron para makita nyo. Ito, ito pala. So, balikan natin to. Yan, ito yung ceramics. Ito to, isa to sa mga ceramics capacitor. Yan. Yan mismo. Okay. So, yan. So, meron tayong ground, meron tayong push button switch. Alam niyo na yung push button switch, kung ano yung sabihin. LED. Ayan yung LED light. Okay, yan yung LED light. LED light. PN diode. Transistor. Ayan yung nasabi ko kanina. Yung tatlo yung ano, ipin o tatlo yung paa. So, ito yung mga pictures and ayan sila. Ito po yung pictural. Ito naman po yung symbols. So, ayan. So, variable resistor. Ayan yan. So, ito yung nakikita natin sa mga adjustment ng mga radyo. Ayan. Adjustment niya. Reset resistor. So, ayan. Parang may nakita ako nito sa inverter eh. Yung reset resistor, yun, iikot mo lang siya para sa ano niya, parang yung lakas ng ano niya, ng power niya. So, salamat kay ano, kay Ryan. So, light-dependent resistor. So, ito yung sensor. Yung sa mga sensor light na nakikita ninyo sa aircon. Isa yan, na nakikita rin ninyo yan. Resistor, yan, thermistor, electrotic capacitor. So, ayan yung maliit. And electrotic capacitor. Ayan yung kanina. Ito yung symbols niya. Ayan mga symbols niya. NPN. Transistor. Ayan. Saka PNP. Transistor. So, yung NPN iba yung klase. Ayan. Iba naman yung PNP. Transistor. So, ayan po siya. Polarity saka non-polarity polarity. So, PNP. Sana tama ako, no? Medyo tagal ko na kasi hindi nag-electronics din eh. Pero alam kong chicken yan eh. Kung paano. So, ayan. Thyristor. So, iba naman to. Thyristor. So, iba naman yan. So, ito po ang ano niya. Systematic diagram niya. Battery, siyempre, alam niyo na yung battery. Ito yung diagram niya. Cell and power rail. Yan. Ito yung light emitting diode, LED. Yan. Ito siya. So, yan naman po yung diode. Bulb filament. So, motor. Letter M. So, makikita nyo rin to sa ano eh. Sa refrigeration, lalagyan ng M. Imbis na kumpleto siyang motor, M ang nakalagay naman. Sa mga systematic diagram na sticker, M naman ang nakalagay. Solid dome. So, ito yung mga nakaikot.
makikita nyo to sa mga radyo na analog. So wala niyan sa ano sa wala niyan doon sa inverter. Iba yung nakalagay doon sa mga inverter. IC, resistor, diode, capacitor, ano pa, mga anode, yan, ceramics capacitor, meron siya doon. So ito yun, transistor. Yan, yung uri. At ito naman yun, schematic diagram niya. Ayan, yan yung NPN saka PNP. Okay. Ayan po. A transistor is a device that regulates current or voltage flow and acts as a switch of gate for electronic signal. So, ginagamit siya doon. Halos lahat ng electronic board, meron yan. Okay? Transistor consists of three layers of semiconductor materials, each capable of carrying a current. So, ayan po siya. Yan po ang ibig sabihin ng transistor. So, dinadala niya yung current. Current o voltage flow. So, inaayos niya yung takbo ng enerhiya sa loob. So, meron na akong tanong sa inyo, naiiwan. Ano ba ang mas pinakamalakas ang kuryente? Yung live wire o yung sa electronics? Voltage o ampere? Yung sa voltage and ampere naman kung sino yung nakakamatay sa dalawa. Sa electrical yun. So, itatopic din natin yun para makapag-ingat po kayo. Okay? So, ito yun. Yan, SGD. Yan, ito yan. Drain, source, gate. Gate lagi yung gitna. Minsan, nasa gilid din siya. So, hanapin mo lang yan kung asan yon gate dyan. So, yan po yung mga live pictures saka symbols. So, ito yun. Isa rin sa transistor. So, hindi pa siya IC. Medyo nalalapit na siya sa pagiging IC. Kasi marami siyang ngipin. So, ito ay tatlo ang transistor niya. Kasi, meron siyang siyam na ngipin. 1, 2, 1, 2, 3. Kasi meron pa sa kabila. So, ito ang, ano niya, bawat isa. Ayan mismo. Bawat isa niyan. Pero magkakakonect-konektas lahat sila. Magkakonect-konekta yan. Meron dyan isa na kung sa ano, siya yung source. Pero lahat sila dyan magkakakonect-konekta yung halos karamihan yan sa isang source lang. Okay? Pagka-chinect yan. Pagka sa anim na yan, na nakaano rito kasi hati yan sa 2, 4, 6. Sa anim na yan, pagkang isa dyan, sa isang source, pagkang isa dyan ay wala ng connection, alam na. Yeah, alam na. O kaya ang isa dyan, o kaya sa mga yan, eh, puro shorted lahat. Puro shorted lahat. So, wala na rin din yun. So, inulit ko, wag po kayong magdidepensa. Huwag nyo idedepensa sa sarili ninyo na matuto sa YouTube o sa videong ito. Mag-enroll po kayo sa mga pribadong eskwelahan o under ng TESDA. Mag-aral po kayo ng electronics. Pag-aralan nyo po lahat. Hindi lang po refrigeration. Okay? Pati electronics, pag-aralan nyo na kasi may inverter na po tayo. So next slide. So ito po yun. Naman, yung mga names, symbols, and image. O, oh, yan po. Yan, Zener diode. Yan. Yan ay tsura ng Zener diode. Diode. LED. Yan. Scattered diode. Ayan. Crystal. Oscillator. O, oh, yan. Meron ka makikita niyan sa ano? Sa inverter, sa electronics. Yan. Ito yung ceramics. Yan, ceramics filter. Diba? Pero ceramics sila parehas, pero iba ang tawag. Pero iba ang kanilang sistema. Ang symbols. O yan po. So, nakikita nyo na yung mga pagkakaiba.
hindi lang symbols ang pinapakita ko sa inyo, pati ang image o live pictures ng bawat symbols. Para hindi po kayo maliligaw kung ano yung mga tawag po dyan. Pag tinanong kayo, o kaya na-encounter ninyo na, ay, ito yung sira. Ito yung sira. Ito po yung name, symbols, and image. So, yan po siya. Yan po sila. Okay? So, binibigay ko na po sa inyo lahat yung mga dapat ninyo makita at malaman. O ito pang iba. O resistor. Yan po ang itsura ng resistor. Resistor, abangan lang kung kailan ko ito ituturo uli. Kailan ko ito ituturo, hindi uli. Ituturo kung paano mag-check niyan. Kung anong ibig sabihin ng mga color niyan. Kasi may mga color code. Ang color code niyan is meron sa mga color code number. Okay? So, ito yung power resistor used to dissipate high power. So, ito naman. Power resistor naman siya. So, LDR, light. So, naka-encounter na ako nito. Sa mga, ano, minsan, inverter, meron nito eh. Hindi ko lang alam kung anong klaseng inverter yun eh. Kung anong pangalan eh. Kasi dami kasi inverter niya. Ngayon, so, ito yung mga variable resistor, adjustment. So, ayan. So, thermistor. So, ayan po yung mga symbols. Ayan, ceramics. Yan na naman siya uli. So, ayan. Iba't ibang klaseng uri ng ceramics ng resistor. Okay? Polyester, film, capacitor. So, ito hindi siya ceramics. Ceramics type din siya. Pero malayo. Okay? Malayo. Hindi tulad na itong isang to. Itong bilog na to, itong 154. So, medyo malayo siya. So, ayan po yan. So, ito na po yun. Yung iba. So, ito na yun. Yan, SIP, DIP, Dual Inline Package, SOIC, SOIC, Small Outline Integrated Circuit Package. Tapos ito, Single Inline Package. So, Metal Can Package, Can Package. So, yan. So, yan po lahat yan. So, ito naman po yun. Microphone. So, wala naman microphone sa inverter. Hindi ba? Sa aircon, wala. Buzzer, meron. Yung nag-iingay pagka yun. Minsan may indoor na aircon na bigla siyang nakukuro ng code. Tapos, nag-blink. So, may speaker siya. Meron siya. May buzzer siya. So, wala lang siyang speaker. So, iba yung buzzer, maliit lang siya. Iba naman yung buzzer na malaki, yung ginagamit sa meskulan. Iba naman yun. May buzzer na maliit. Maliit lang yan. Kasi yung speaker, meron din maliit na speaker. Pero hindi yung speaker na ginagamit sa inverter kasi iba kasi yung speaker kasi noon. Metal type lang yun na meron nakaikot. Ito kasi, meron siyang card o yun, cathode o, na kulay team. So, IC, integrated circuit. So, ayan, yun, IC. So, meron IC na ito. Ito yung IC. So, yung IC na tinatawag, ayan, apata na siya. Kasi ito, kung bibilangin mo siya, so, yun, meron din IC rito sa kabila. Walo yung ngipin. Kasi meron mo yung IC na 4x4 o 2x4, yung square type. So, IC. So, may kita niya sa mga computer. So, meron din yan sa inverter. Yung IC na nakalagay doon, na nakadikit. Kasi meron din siyang fuse. Okay? May fuse din. So, ito na. How to read the symbols wiring diagram in AC and how to follow the analyze. And analyze it. So, paano mag-analyze? So, ito po. So, ito yun. Diagram. So, yan. Split type. AC. Full wiring. Ito yun. Symbols. Diagram. So, yan po siya. So, meron tayong outdoor unit. So, ito. Ito naman yung indoor unit.
Meron akong nilabas na video sa YouTube kung paano sundin yung mga wiring ng diagram. So halos ganito rin siya. Ganito rin yun. Yan. Kung paano siya gawin. Kasi bawat isang linya niyan, isang wire. Ganun lang kasimple. Tapos yan, yung mga symbols niya, ayan. Yung square type, ayan yung pare haba. Ayan, may bilog, may compressor, may pan. Ayan, may pan motor. Ayan. Ayan yung mga symbols niya. Kung paano siya basahin. Ayan, meron siyang NC. Normally closed. So, meron siyang ano sa loob. Maliit na conductor. Kasi NC yun, no? So, meron tayong use, may mga ano pa. So, ayan yun, ano niya. Ayan yung systematic diagram na dapat yun lang sundan sa mga wiring. So, hindi kayo maliligaw niya pag sinundan niyo yung mga wiring yan. So, ito yun. Pictures o image sa outdoor. Ito naman po yun. Sinasabi ko kanina, wiring diagram, systematic diagram. So, yan po. Yan po siya. Pero, ito yung makikita ninyong sticker. Pag tinanggal ninyong cover, kasi, actually, taka-cover pa yan eh. Sa labas ng outdoor, wala kayong makikitang sticker ng systematic diagram. Kung hindi ninyo bubuksan mismo yung takip nito. Pag binuksan ninyo yung takip, doon mismo nasa loob. Tingnan nyo yung takip doon sa likod. Naka-sticker siya doon. So, huwag nyo tatanggalin yun. Kung maaari. Please lang po, huwag nyo tatanggalin. Kasi importante yan sa unit. At importante rin yan sa mga technician na mag-check. Kung tama yung ginawa ng unang technician. Okay? Huwag nyo po yan tatanggalin. Warning ko po yan sa inyo. Huwag nyo po yan tatanggalin. Ako na nagsasabi sa inyo. Kasi may mga technician na marurunong. Meron din mga technician na hindi masyado marunong pero huwag nyo silang ipahamak. Pwede ho ba? Kasi lahat po tayo mapapahamak sa ginagawa ho ninyo yan. Ito yung live picture. Ito po yung diagram na makikita ninyo na naka-sticker mismo dun sa takip, sa loob. Okay? Pag binuksan mo, nasa likuran lang yan. So, sundan nyo lang yan. Bawat isang linya, isang wire. Okay? Hindi ho kayo magkakamali dyan. Sundan nyo lang ho yan. Yan po yung tip ko po sa inyo. So, ito po yung system ng refrigeration. Hindi po ito wiring. Okay? Hindi na po ito wiring. So, ito na po yung system. Bawat isang linya niyan, yan po yung coil tubing o yung copper tube. Yan po. So, sinamahan ko na po siya ng mga live pictures saka yung mga symbols niya. So, tulad na itong receiver para sa accumulator. Yes, accumulator po siya. Tapos, yan ito po yung evaporator. So, dalawa po ang evaporator po niyan. So, papuntang evaporator from evaporator. Kasi may condenser. O yan. So, mag-upisa tayo sa from evaporator. Evaporator, suction line. So, may arrow siya. Yung takbo ng flow ng refrigeration, ito po yung arrow. Papunta po siya dun sa suction line o accumulator. Ito yung itsura. Ito po yung symbols niya. Kasi papunta naman sa sinks and valve. So, ito yung valve na meron siyang sensor valve. Tapos yan, lalabas siya ron. Sensor valve. So, sinesend niya yung flow ng refrigeration. Papasok siya ng compressor. Yan po yung picture ng compressor. So, sundan lang po natin arrow. So, dalawa yung dadaanan. Isang heat gas line, solid numb valve. So, ito yung itsura. Ito yung pictures. Ito yung symbols. Tapos yan, isa naman papunta ng compressor. Compressor. Ay, condenser pala. Mali ako. Mali. So, pumunta ng condenser. Lalabas ng condenser, papunta ng receiver. Filter siya. Parang receiver filter siya. Tapos yan, diretso siya ng
evaporator uli. Tapos siya, meron siyang dadaanan pa na isa. Papunta naman siya ng liquid line, fluid ng valve. Tapos yan, balik tayo ron sa hot gas line. Papasok siya ng hot gas line, fluid ng valve. Papasok naman siya ng hot gas bypass valve. Siya niya na. Dire-diretso na yan. Tapos yan, yung arrow, sundan lang. Papunta naman siya ng the superheater expansion valve. So, ayan. So, balik ulit siya ron. Iikot-ikot lang siya. Iikot-ikot lang. Yung preon doon sa loob ng sistema ng air conditioning. Tandaan. Hindi puto wiring, ha. Hindi na puto wiring. Yung nakaraang video ko, wiring yon. E, sinama lang tayong wiring. Ito. Yan po, wiring. Kasi picture, live picture, saka schematic diagram, wiring diagram. So, ito po, eh, systematic diagram naman to ng flow ng refrigeration ng preon. So yung flow na po ito, yung flow na niya. So ng preon, liquid and gas. So yan po, may kasama na po siyang mga live pictures and symbols para hindi po kayo malito. Eh, hindi naman kasi sa iba kasing pagka pupunta po kayo ng YouTube at hanapin ninyo yung mga ganito, wala po siyang live pictures. Ito, nilagay ko na lang. Next. So, ito na naman ulit. Systematic symbols and live pictures ng mga materials. So, kung napapansin ninyo, may arrow na. Yung mga arrow. So, yan. So, umpisa na natin kung saan tayo mag-umpisa. Umpisa natin si water supply. Solid ng bulb. So, yan. Yan po ay tsura. Tapos yan, yung water filter, yan po yung tsura. Yung filter na nandun sa ano, yung mga water refilling station. So, yan. So, ito pang ano na to. So, tapos yan, filter dryer. Yan po yung tsura niya, filter dryer. Kasi meron ito, condenser pan, cylinder control. So, ito po siya. Ito po yung tsura po niya. Yung cylinder control ng condenser pan. So, yan po. Kasi meron din tayong hot gas bypass solid dung valve. So, ito siya uli. So, ayan. Kasi meron din tayong evaporator. Ito. Ayan, evaporator po yan. Malamig. Evaporator, tapos yung accumulator. Yan siya uli. So, ito yung itsura ng accumulator. So, may dalawa yan. Tulad ng nakita mo kanina, yung nakita nyo kanina na accumulator. Ito, yung receiver. Yan, yun itsura din niya. So, dalawang uri ang itsura niya ng receiver. So, accumulator, receiver yan. Okay? So, itong mga araw na to, ayan yung flow ng preon. Kung saan sa papunta. So, ayan po yung flow niya. So, maghahati yan dito sa evaporator. Yan. Punta yan doon. Siyang balik dito uli. Ang paikot-ikot lang yan. So, yung pula, ibig sabihin yan, ayan yung mainit. Yung papapasok siya doon, yung hot gas bypass, so binabypass yan. Parang yun sa aircon ng window type o split type. Yung filter dryer, tapos yan capillary tube. So, yun yung bypass. Yun po yung bypass. Yun po siya, pero hindi siya hot gas bypass solid num. Na pwede siyang, ayan, ito, meron siyang adjustment. Yun, yung sa window type, saka sa split type, na normal. So, ang bypass niya, ay yun, filter dryer, saka yun, capillary tube. So, kung maghahanap kayo ng, kung sasabihin sa akin parang mali, okay lang yun. Kasi, yun yung nakikita ko, na halos kaparehas nito. Kasi, kung makikita ninyo itong pagkapula na to, ito yung mainit eh. Galing ng compressor, tapos yan galing pa ng evaporator. Diba? Kung iisipin nyo yung evaporator ng window type, saka ng split type, papasok sa rin sa filter dryer, tapos yan papasok ng capillary tube. So, anong pinakamalapit na tawag sa kanya? Diba? Bypass? Kasi galing dun sa init, kagaling papasok siya ng filter dryer,
para yung init niya, ipipass niya. Palamigin ng konti. Tapos yung papasok siya ng capillary tube, so lalamig pa siya lalo. Papunta naman siya ng evaporator. Pag pasok ng evaporator, malamig na siya. Di ba? So, itamaan nyo na lang po ako kung sakaling mali yung analysis ko dito sa industrial refrigeration na to. Kasi ito, meron siyang hot bypass eh. Kasi hindi na to yung capillary tube na ginagamit. Malakihan na to eh. Malaking tubing na to eh. Malaking coil copper na to eh. Copper coil eh. Kaya gagamit na ng hot gas bypass ulit ng valve. Gagamit na yan para pagpasok doon, parin init na ano niya, na harang niya. Palalamigin niya ngayon ng konti para pumasok doon sa evaporator. Tapos yan, pag malamig na siya, lamig na, so malamig na yung evaporator, lalabas naman siya ng evaporator, papasok ng accumulator. So yun, yung lamig niya naman, o yung mga particles na matitigas, nasasala ng accumulator. So lalabas naman ng accumulator, babalik naman ng compressor. Tapos yan ito, papunta naman ng condenser, mula sa mainit, kaya siya may pan, palalamigin yun, palalamigin siya ng konti, habang tumatakbo, habang lumalabang papalabas siya, eh, palamig na siya ng konti, papasok naman siya ng condenser pan, ceiling controller. So, kukontrolin na siya doon, papunta naman siya ng filter. Pagdating ng filter, siyempre lahat ng mga particles na namumuo ay maharang ng filter. Kasi kung walang filter at lahat ng particles yung papasok lahat doon sa evaporator, tapos yan, wala rin accumulator, patay si compressor. Lahat ng mga particles na namumuo doon sa loob ng sistema, ang aircon, sa loob ng sistema ng aircon, ng tubo, lahat ng mga particles na namumuo doon na hindi na nalulusaw, o yung namumuo na talaga parang halos parang buhangin na, pag pumasok ng compressor yan at naipon yan dyan at walang mga filter dryer yan, walang accumulator, walang filter dryer, at pumasok yan dyan sa compressor, ang mangyayari niyan, ihigupin ng compressor yan kasi may rotor siya ron sa loob, ihigupin sa ibabaw yan, bababa ulit, kailan namuna yon para na siyang buhangin, yung magnetic conductor, yung motor, magagasgasan. Pagka yun nagasgasan na, ano mangyayari na sa compressor? Kundi, explosive na rin sa loob. Magiging shorted na o sunog, masusunog yung loob. Diba? E lalo na kung ang preview natin is flammable. O, tapos yan may leak pa. Nangyari yung ganon. Kaboom. O, diba? So, importante lahat yung sistema sa refrigeration. Importante yung filter dryer para isalain yung mga particles na namumuo. Accumulator, ganun din. Para ipulong yung mga particles na namumuo galing ng evaporator. Malaglag dun sa ilalim. Hindi sasama rin sa, hindi papasok dun sa, ano, sa tubo. Kasi putol kasi yung tubo niya dun sa loob, eh, sa loob ng accumulator. Pinakita ko niyan dun sa nakaraang video ko, kung ano yung loob niya. Okay? So, yun po. So, yan ang sistema niyan, kung paano gumagana ang buong sistema ng refrigeration, kung paano tumatakbo ang freon sa loob at kung ano yung mga materials na yan, kung ano yung kahalagan ng mga materials na yan, yung mga gamit na yan sa isang sistema para lumamig lang po siya. Kasi yung init, kung wala ho itong mga to, wala yung condenser pan controller, yung init niyan, papasok na lang yan dyan. Tapos yung walang filter, papasok yan dyan. Walang hot gas bypass, papasok yung init niyan dyan sa evaporator. Imbis na lamig yung mararamdaman, mainit. Walang mabubuong yelo, walang mabubuong malamig na hangin. Kung wala yung mga yan. Diba? So, yan ang pag-analyze yan, pag-analyze yan dyan. So, kung meron pa kayong matinding pag-analyze, yung magandang presentation ng analyze ninyo, sundin nyo. Nasa sa inyo yan. Sundin nyo. Kasi meron tayong kanya-kanya eh. Pero yung kanya-kanya natin,
iisa lang yung tinutukoy. Okay? Yung kanya-kanya natin, iisa lang tinutukoy. Kung mas magaling yung pag-analyze mo, maganda yung pagpapaliwanag mo, tatanggapin ng iba rin yan. Pero, yung isa naman, maganda yung pagka-analyze niya, pero hindi niya mabanggit yung iba. Pero yun din yung tinutukoy, tatanggapin din ng ibang tao rin yun. Kasi andun yun eh. Direct to the point yung sinasabi mo. Okay? Basta't yung pag-analyze mo, parehas kayo ng tinutukoy, parehas din yung sinasabi kung ano yung nangyayari. Ngayon, pagka to yung nagbara, o tulad nito, halimbawa, ay galing ng condenser pan, cylinder control, pumasok ng filter dryer. May mapapansin ka dyan, pagka yan barado na, ito, hindi na yan wala nang tumatakbo masyado dyan. So ito, hindi na lalamig yung evaporator. Hindi na lalamig yan. Kasi kung ito naman ay sira, kahit anong klaseng adjust mo, pag ginawa ko mo yung tubo niyan doon sa kabilang bahagi, medyo mainit siya, hindi na rin ito lumalamig. Ibig sabihin nung sira na yung hot bypass mo. Pag hindi na lumalamig yan, halos lahat checkin nyo yan. Ito, napupuno ito. Ang ilang dekada, mapupuno rin yan. Kasi nito, nasisira rin yan. Pagka yan, hindi na gumagana. Lahat yan, pagka hindi lumalabig, checkin nyo lahat yan. Hindi maaaring hindi nyo checkin. Hindi kayo maaaring pumunta sa isang bagay na akala nyo yun kaagad ang sira. Hindi. May dahilan. Pero hindi yun ang sira. Gumagana siya, pero may ibang sira. Akala mo sira yun? Hindi, meron siyang sira na iba pang bahagi para gumana siya uli. Yung isa. Yung compressor, akala mo sira. Halimbawa, compressor, akala mo sira. Okay, sira. Kunwari, akala mo sira. Pero ang sira pala, yung hot gas bypass pala, yung bypass pala ang sira, hindi pala yung compressor. Kasi humihinto yung compressor eh. So, humihinto yung compressor. Yung pala, ang sira pala, bypass. Akala mo, compressor yung sira. Nagpalit ka ng compressor, ganun pa rin. Kasi hindi mo chinek si bypass. O hindi mo chinek si kapilya, si filter dryer. Paano pag-check niyan? Tatanggalin mo talaga yan. Papalitan mo yan. O kaya, itong water supply, baka sira na. Kasi may kaugnayan silang dalawa palagi. O kaya ito. O hindi mo masasabi kung sino ang sira sa mga yan. Huwag kang pupunta muna sa compressor. Pinakahuli na yan na checkin mo. Pumunta ka muna sa mga maliliit na materials ng refrigeration dun sa sistema. Pumunta ka muna sa mga maliliit bago rin sa malaki. Okay? Pagka yan yung sinasabing reprocess, talagang tatanggalin mo lahat yan. Checkin mo talaga. Reprocess checking. Talagang full reprocess checking talaga ang gagawin mo dyan. Okay? So, ito yung legend na makikita nyo pa na sticker doon sa aircon. Madalas yung makita itong mga to doon sa split type, sa mga package type. Kaya makikita nyo yan, yung mga legends na yan. Kung anong ibig sabihin ng mga yan. Naituro ko na sa inyo yung iba nyan. So, papakita ko lang sa inyo uli. Naituro ko na sa inyo yung iba nyan doon sa mga naunang slide. So, ayan po. So, ano ang ibig sabihin ng mga legends na yan, ano ba ang mga live pictures niyan? So, C1, compressor, contact coil. So, alam mo na ang ibig sabihin niyan. CA, mga ganyan. Pero ito papakita ko, nando na. Yan. Yan mismo yan. C1, compressor, contact coil. So, ayan. Akala nyo, yung yung coil mismo, yung copper. Hindi, contact nga eh. Connector. Connector coil pala. So, ayan. CA, cooling anticipator. Ayan. Para sa thermostat. Sa split type. So, cap. So, run capacitor. Ayan, CB, circuit breaker. Ayan, CC, ATR. Crankcase heater. Kita nyo na rin yan. Compressor, yes. So yan. Cone. Condenser.
disconnect. Yan. Ito yung disconnect, conductor, ayan. Ito yung conductor na disconnect. Pag hindi mandar, naka-disconnect siya. Normally open. Pagka pumandar yan, sa kanyang papalo, normally close. Kaya yan gumagana dahil meron siyang yung winding na nakaikot doon. Yung coil niya. Coil din eh. Tawag din doon. So, yan. So, meron tayong high pressure switch. Yan ang itsura niya. High pressure switch. Meron tayong indoor pan relay. Yan, 6 pins. Indoor pan relay. 6 pins yan. So, indoor pan motor. Ayan ang itsura. Iba pa yung outdoor pan motor sa mga speed type. So, sa low pressure switch, halos hindi sila nagkakalayo ng itsura, pero may mga tawag sa kanila. Okay? Isang low pressure switch, isang high pressure switch. Yung high, ginagamit po siya doon sa condenser, sa mainit. Low pressure switch, doon po siya sa malamig, bandang evaporator na bahagi. Yung high sa liquid, yung low, gas. So, thermal board. So, ito yung thermal board. Ayan, itong mismong connection wiring niya. So, ayan. So, thermostat cooling. So, ayan. Thermostat cooling, ayan siya. So, transformer. Yan po ang itsura. Maliit lang na transformer yan na makikita ninyo doon sa mismong inverter. May transformer po yung inverter, hindi ba? So, yun po. So, yan po yung mga so, wala na. So, yan po yung presentation ko po sa inyo, na binigay ko po sa inyo. Combination na po ng live pictures at ng symbols diagram. So, yan po sila lahat. So, yun po ang nabigay ko po sa inyo. So, yung mga nasabi ko kanina na susunod na ipresent ko sa inyo o itatakal ko sa inyo o lecture ko sa inyo sa YouTube channel na ito, eh hintay lang po kasi hindi ko siya. Kung nasabi ko, hindi ako basta-basta maglalagay ng kung ano-ano na hindi ko na-encounter o hindi pinag-aaralan. So, mas maganda yung ganun kaysa yung basta lang tayong magtuturo na hindi natin alam. So, sa mga ano naman, tulad po na sasabi ko palagi bago ako magtapos, kung kayo ay lalabas po ng bahay bilang isang technician o manggagawa, siyempre, maliban dun sa binabaon ninyong pagkain na hinahanda sa inyo ng inyong mahal na asawa. Yan. At lagi kayong tinitingnan ng inyong mga mahal na anak bago kayo umalis sa bahay na may yakap at umahalik. Huwag nyo rin nung kakalimutan magbaon ang dasal bago lumabas po ng pinto. Number one yan na lagi ko sinasabi. Bago kayo lumabas ng pinto bilang isang manggagawa, paglabas, bago kayo lumabas ng pinto, magdasal, antayintim, kasama ang inyong pamilya para makapagbaon kayo ng spiritual na biyaya ng pag-iingat na samahan kayo ng anghel sa lahat ng inyong gagawin na trabaho. Para pag-uwi nyo ng bahay, makaka-uwi kayo ng walang nangyayari sa inyo, makaka-uwi kayo ng buo. Di ba? You know yung number one na baon. Pangalawa na lamang po yung pagkain. Sapagkat ang pagkain ay gamot naman po ng katawan ng tao at ng kaluluwa. Okay? Hanggang sa muli. Ating pagkikita. Paalam po sa inyo ulit. It's caught in the crossfire.